Welcome sa Panlasang Pinoy! Magluluto tayo ng inabraw. Ito yung mga ingredients na gagamitin natin. Fried fish. Gagamit din tayo dito ng ampalaya, ng okra, at ng talong, ng string beans or sitaw, sibuyas, kamatis, pati na rin luya, at dahon ng saluyot. Kakailanganin din natin dito ng water, pati ng bagong isda. Umpisa na natin. Naku, napakadali lang lutuin ito. Magpapakulo lang tayo ng tubig kagaya ng ginagawa ko. Once na kumulo na yung tubig, ilalagay na natin dito yung kamatis, yung sibuyas, pati na rin yung luya. Ihahalo ko na ito sabay-sabay. At pagkatapos, papakuloan lang natin ito. Hanggang sa lumambot na yung mga gulay. Nakakatulong din yung pagpapakulo nang sa ganun ma-extract natin yung flavor ng mga gulay na magpapalasa sa ating dish. Tatakpan muna natin ito sandali. Pagkatapos nating pakuluan, ilalagay na natin dito yung bagong isda. Hahaluin lang natin ito at pagkatapos, unti-unti nating ilalagay dito yung ibang mga gulay. Ilalagay ko na dito yung talong, yung okra, pati na rin yung ampalaya. At isusunod natin kagad dito yung sitaw o yung string beans. Pwede rin kayo maghalo dito ng ibang gulay na gusto ninyo. Ayan, once na nalagay na natin dito yung sitaw, hahaluin lang natin ito sandali at tatakpan natin. Kailangan lang natin itong pakuluan ng ilang minuto hanggang sa maluto na lahat ng mga gulay. Simpleng-simple lang, wala na tayong kailangan ibang gawin. Ilalagay na lang natin dito yung natitirang gulay. So tatanggalin ko lang yung takip at ihalo ko na dito yung natitirang gulay. Yun na yung dahon ng saluyot. Bukod sa dahon ng saluyot, pwede rin tayong gumamit dito ng dahon ng malunggay. Haluin lang natin ito at ilalagay na natin yung pinakahuling ingredient, which is yung fried fish o yung piniritong tilapia. Pwede rin tayong gumamit dito ng inihaw na isda. Mukhang masarap ano? Ilalagay ko lang dito yung tilapia at papakuloan lang natin ng ilang minuto nang sa ganon maabsorb pa itong ating inabraw yung lasa ng tilapia. Pagkatapos nito, ililipat lang natin sa isang serving plate at isa-serve na natin. Ito na yung ating kompletong dish after nating malipat sa isang serving plate. Para sa exact measurements sa mga ingredients na ginamit natin para sa recipe na to, bisita lang kayo sa panlasangpinoy.com. Ito na ang ating inabraw.